corner. Wala na nga. Feeling ko yun nga yan, no, Tito Joe. Hmm. Yung pagkakaiwan natin ng matagal. Hindi, di ba? Kumapit yung mga rad niya. No? Oh. Pwede, di ba? Kasi kanina, yung process natin, pagka, ano, babadagad, baka nagkakalasan yung rad. No? Pwede rin. No? Tinatamaan na natin. Tapos nagkakalasan. Safe yun. Bawat takip meron eh. Malabas eh. Alisin na ito, sir. Oo. Oh, puputuloy na ito. Okay, atake mo. Atake na, oo. Oh. Oo. Oh. Sir. Okay. Alisin na natin yung... Sir. Sige, sige, sige. Pagkabit natin, ganun pa din. Sige. Kuha tayo ng mga tumama kasi ito. Parang ganun. Okay lang yun, sir. Kahit malamig yan or minitan. Oo. Ano lang yun. Sir, rubber tape yan ah. Ay magayo, hindi lang din talaga yun. Safety purposes. Kasi tumatama sa rin sa ano. Dito. Mahal niya siya. Ngayon talaga, talagang susukal ka. Para wag lang maulit yun ano. Ginagamit ko yun sir, sa ano? Splicing. Splicing, oo. Oh. Mga pang-entrada. Pero dito mo nakita, ginagamit din sa aircon, ano? Hindi ko alam, ginagamit din pala. Kasi rubber nga, eh. Protection. Sir, yung itong ginagawa natin, sir, ipapalabas niyo sa ano? Oo. Pwede ba yun, sir? Pero sir, turo ka rin sa labas. Hindi? Hindi ka na, kahit ba, may offer? I mean, yung sideline, ba, sa isang linggo, dalawang beses, or, sir? Ano ba yung 2-5? Ang per turo, o, ano, per ano? Isang araw na yun. 2-5, isang araw. Oh.
Diyan, ilalim kaya niyan? Hindi, kaya niyan. Flat naman yung ilalim. Styron. 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 Ah, titigyo. Kalasino rin po siya. Sa kabila yung vacuum. Yung vacuum sa kabila na yun. Ito siya. Oo. Habang kinukonnect ito, ibabacuum na natin. Flammable yan, dapat blue sir na hindi pa ka may dilaw malalayo lang ito. Tayo tapos yan ito, lalagyan natin ng basang basahan para hindi maano na. Open ko na ito, sir. Ito muna. Itutulak mo lang ito. Itutulak. Mapasok kasi yan. Okay. Okay. Experience yung dalawa eh. Salitan tayo. Sir, tatanggalin ko mag-o, sir. Hindi na. Hindi na magiging ano mo. Yeah.
panic test. Pawain. Ililigtis natin ito nung gagamitan natin Freon. Napasukan ng Freon. Tapos pasukan ng Freon, mag-spray tayo ng tubig na may joy sa bawat ilig, sa bawat joint. Pinaghinangan. Duktungan. Yan, sa mga duktungan niya kung meron. Mag-ililigtis tayo. Pagka yung gauge bumaba, meron tayong dito dito. So yun dito sa hininang natin na evaporator sa gilid, okay na yon. So magiging problema naman natin ngayon yung duktungan. Dapat duktungan yan. Mag-leak test. Taas ang leak test, vacuum na. After ng vacuum, siguro ipavacuum natin to mga 2 hours kasi kailangan wala siyang hangin sa loob. So yun ang ano yan. Ang dapat natin gawin kasi flammable yung pino na ilalagay natin dito eh. So, yan. Sa pagka ano, ito habang kinakabit natin to, nakakabit na itong gauge na to dun sa vacuum. Habang iniinang ko, binabacuum na yung alibaba sa loob, binabacuum na agad. Tsaka yun dito sir na, yun dito pala. Yun. Sir, ikinabit niyo to sir? Oo, kinabit ko na yan. Wala yan yung una. Wala naman yung dati. Ngayon, meron na. Yan na. Sir, hindi nyo natatanggalin yan? Hindi na. Yan. Access bulb niya na yan? Access bulb na yan. Ito ang tatanggalin, ipitin. Tatanggalin itong dulo, ipitin ito. Ano natin itong tatanggalin natin yan? Pagka nagkarga na tayo ng Freon. Hindi na rin ito ipitin sir? Maaaring ipitin pa yan. Kasi binabacuum pa. Binabacuum? Binabacuum pa. Marumi? Oo. May dumi kasi sa loob pa ito eh. Estudyante yan. Oo. Sa estudyante ito eh. Sira. May mga leak dito sa gilid. Sir, ito lang ginawa ko lang dito. Habang inihinang ito, ito binabacuum na. Pero siyempre dahil malapit siya, ginamitan ko siya ng basang-basahan na puno ng tubig habang inihinang siya. So habang inihinang siya, binabacuum ko na siya. Hindi lang na-videohan noon ni estudyante ko eh. So binabacuum ko na siya habang inihinang ko itong tatlong to. Para para yung mga alibaba na nandito, mahigop niya na kaagad palabas. Saka ito yung access valve, wala pa siyang pito. Habang inihinang ko para yung mga malalaking alibaba, mahigop siya kaagad. So, ganun po yung ginawa ko po dito sa aircon na to na ang Freon R32. Pwede naman siyang i-vacuum habang hinihinang. Basta't yung access valve, wala pa siyang pito rin sa loob. Pwede siyang hinangin habang binabacuum. Yun. So, ito na, buo na. Binabacuum na lang. Na siya, vacuuming na lang. So ayan, binabacuum. Vacuum. So, dalawang side, binabacuum. High side. Saka low side, binabacuum. Parehas. Parehas, binabacuum. Parehas po yan, binabacuum. Hindi lang po yung kabilang side lang ang binabacuum. Yung low side lang ang binabacuum. Hindi po yung pati high side. Binabacuum din dapat. Para siguradong walang hangin sa loob. Pagka binabacuum. Compressor, flammable, ang Freon, R32. Dapat ibalik, inverter, yung board ng inverter na ibalik na, controller na ibalik na, lahat ng sensor na ilagay. Ayan na, inverter, compressor, nabalutan na ng anti-vibration. Palutan na. So,
lalagyan na lang ng to, kakargahan na lang ng Freon nito. So ngayon binabakyum pa ng maigi. Bakyumin pa ng maigi. Kailangan kasi walang ibang hangin sa loob. O dumi. Pagka nakargahan na ng Freon ng R32. Vacuum. Vacuum na tayo bago magkarga ng flammable. Vacuum na bago magkarga ng flammable na R32. Inverter, aircon, window type. So meron tayong ball valve. Ball valve. Para hindi mahirap magkarga. Saka mag-release. Para makukulong yun ano, yung Freon sa loob ng hose. Para pwede pang higupin mamaya. Magkakarga ng R32, may naghihinang dulo. Ayun o, naghihinang o. Dito hindi lang sir, dito napapatay ang battery, yun ang kulay sa kaande ka. So liquid. So doon naman tayo sa kabila. So wala tayong mababasa dyan. Dito tayo magbabase. Dito sa low side. Paglagay habang tumatakbo. Yeah. Sir, high side. Low side. Low side. Sa low side na tayo nagtapon. Tumaas na yung low side, sir. Mm. Oh, yung high side ngayon siding. Mm. So wala tayong makikita ng reading dito kasi yan o. Kasi hindi naman natin makikita yung reading dito eh. Dito na mismo sa high side eh. Pero sir, buwas yung low side. Kaya makuha natin yung pressure niya. Yung standing pressure niya na 245. Yan.
to 25. So konti pa. 30 40 45. Yan. Konti na lang. So, yan. So, yan. Yan yung standing pressure. So, ito na. So, meron na siyang laman sa loob. May laman na siya sa loob. Meron na yan. May laman na. So, yan na yun, standing pressure niya, oh. Kasi kung tutusin, dalawang gauge ang ginamit natin, hindi single gauge, eh. Hindi naman ito, eh. Kasi pagka itong ginamit mo, itong single gauge lang, single gauge ang gagamitin mo, wala ito. Kasi yun iba kasi gumagamit ang single gauge, eh. Pagka magkakarga ka, ang inihingi kasi ng refrigeration sa PSI, eh dapat makuha mo rin yung PSI ng ano, ng high side, na dapat gamitin mo rin. Depende pa tong low side. Pag tumatakbo na yung aircon, saka mo magagamit tong low side na gauge. Ah, okay. Pareha sila. Dapat magamit mo. Sabay. Oo, sabay yan. Hindi maaaring hindi eh. Kasi kung ito lang gagamitin mo, hindi mo alam yung loob ng system ng aircon, baka may ibang hangin, hindi mo napapansin dito sa high side kasi hindi mo to ginagamit. Kaya minsan yung gauge natin, pagka ito lang ginamit mo, minsan yung gauge, napapansin mo yun, ito tong arrowhead niya, minsan papalo ng abante, biglang atras, tapos nililikot pa, papalo ng abante, biglang atras. Ibig sabihin, no, may ano yun, may laman na iba. Hindi lang pre yun ang laman niya, mayroon pa siyang ibang laman. Yun yung nangyayari dito. So kung maganda yung pagkakabacuum at ginagamit mo parehas yung gauge, tong double gauge na to, ng high side saka low side, mahirapan ka magkamali. Kasi parehas mong gamit eh, ano? Oh. Ito yung low side. Kasi ito yung high side. Sarado muna natin tong ano to. Tong bulb. Tong ball bulb na to, tong gate. So, sarado natin. Pag tinanggal natin to mamaya, parehas yan, may laman yan sa loob. May laman yan. Pag inalis natin yan. So, ayan yan. So, ayan na. So, hindi pa tumatakbo yan. Ayan yun. Standing pressure niya, hindi pa tumatakbo. Pag tumakbo, yung suction pressure niya dapat mag 110 o kaya mag 115 max. Oh. Kasi itong refrigerant 32 sabay na yan na iloload mo vapor saka yun ano, yung liquid, sabay na yan. Sabay yan. Hindi ito tulad noon R22 na aircon. Medyo 1:1 siya eh. So ito medyo kakaiba. So ayan na. Sir, ang takbo pa na yan. Itong low side nito. Itong low side. Papunta rito. Oo. Hindi siya po ang tatakbo ron. May tatakbo rin yan dyan. Kaya lang pag umandar na yan, pag gumana na to, so tatakbo na to, tatakbo na yung freon. Tapos yan, papasok yun dito yung freon. Tapos yan lalabas dito. So, doon ang maghahati yun ano, yung lamig niya sa kainit, vapor, liquid. Maghahati na yan dyan. Sir, paano tanggalin yan? Pag tinanggal mo yan, sisingaw na. Okay, oh. Sir, mag-check bar. Sir, video mo lang. Ayan, yan lang ha. So, hindi na tayo ng ano ha. Ina, mas. Hindi. So, alisin lang natin ito. Sarado na ito. Mabilis lang, o. Oh. Oh, wala. Ha? Ay, okay, ah. Ngayon, dito naman sa kabila. So, wala. Ngayon, lalagay natin ito rito. Panigurado. So, bukas nito, patatakbuhin na natin ito. Yan ito rin. So, sarado to. So. Wala. Pero,
Ito ang ano dyan. Oh. May laman to. Oh, may laman yan, oh. Pa yan eh. Ayan. Medyo nawawala-wala na siya. Uy, ising kahoy. Pakilagay. Pakilagay yung kahoy. Ibig sabihin na dyan? Oo, tama yun ano. Yung PSI na nilagay ko dyan kanina. Ayan o, standing pressure. Standing pressure, hindi pa siya tumatakbo. Nilodan ko na yan eh. Hindi pa siya tumatakbo kasi pinahinga ko lang ng mga ilang oras bago patakbuhin ngayon. So yan. Kasi sir, lumalabig ka. Oo. Cold drip ano yan? Cold drip process yan. Hindi na ako nagtagtag ngayon. Sinunod ko lang yan, oh. Ito. Hindi po lumalamig daw. Oo, lumalamig na nga eh. Yan, nawala na yun yung pag-yellow. Dapat yan sir, ang dami niyan, nag-mobilize lang eh, di ba? Oo. Then saka ano, kasi ang karga kasi nito ng aircon na to kasama na yung liquid saka vapor. Isasakto mo lang siya sa 245. Ngayon, ang indication na lang yan, magye-yellow talaga siya. Wala pang kalahating oras eh, nawala na yung yellow. Ah, malamig oh. Lamig oh. Yan, Jackson. Oo. Oo. Tama lang init oh. Mag-moist. Oh. Oh. Sir, ito. Moist data ko sir, di ba? Wala pa, hindi pa ano eh. Yun oh, inaabot pa lang oh yun. Yun pa lang. Sir, gumagapang pa lang yan. Gumagapang pa lang yan. Ang laging problema kasi ng aircon na yan, mayroon siyang mga butas dito sa gilid. Kaya nag-undercharge. Oh, yung ganito niya. Hindi, saka wala nang liquid. Wala ng liquid, hangin na lang yung tinanggal. Kasi pagka magtatanggal, kasi ito, pagka nagtatanggal kasi ako ng liquid nito, nilalagyan ko siya ng ground. Dinidikit ko rito. Pagka magtatanggal ako ng liquid. Bakit sir? Kasi nakadikit pa yung board ng ano eh. Ng inverter eh. Kasi may ano siya eh. Meron pa siyang enerhiya siguro. Kaya ganun ang ano, para hindi masira. Yung talagang isopit talaga para hindi siya masira talaga yung board niya. Pero yung mas maganda sir, di ba tinatanggal na lang ating connection sa ano? Oo, tinatanggal. Pero ang ginawa ko, tinanggal ko yung connection. Pero yung common noon ano, nung compressor, nilagyan ko pa rin ng ground, dinikit ko rito sa aero. Oo, kasi meron pa rin siya. Oo, meron pa rin yun eh. May kuryente pang ipin sir. Oo, may kuryente pa yan. Oo, so, eh, malamig na. Malamig na sir. Malamig lamig oh. Kumukurot din eh. Pagka nag-yellow, ay pagka ito nag-moist pa sir, mas lalamig pa yan. Mas lalamig pa yan. Ngayon, umakakit pa lang siya. Kasi hindi pa siya buo eh. Hindi pa. Yun, gano'n po. Hindi na natin pwedeng, hindi na natin pwedeng dagdagan pa yan. Kasi sumakto na eh. Pag nabuo pa yan yung moist, yan nalalamig yan. Oh, hindi natin kasi pwedeng sobrahan kasi itong standing pressure. Pag sinobrahan natin yan, magkukuro ng ano yan, mabibilaukan. Magkukod sir? Oo, mabibilaukan yan. Ito lang kasi lagi kong sinusunod sa lahat. Yung standing pressure niya, maging sa R22, yan talaga eh. Pero pagkakulang, saka ako nagdadagdag. Pero to okay naman yun. Wala naman na eh. Ah, pawis oh. Hmm? Ah, tulo ko na yun. Okay. Ayan na yun, ikatlong ginawa ko. Rito. Kayang yung unang gawa ko niyan, ano pa? Teacher, principal. Ano eh, ginagawa nga namin 'to, nagkakatakutan pa kami. Yung gumagawa nito si Jan, nagkakatakutan pa kami. Sige, pare-pares tayong tingin. Dey, wala naman ano, basta tama lang yung hinang. Basta't maganda pagkakahinang, pasok talaga ron sa loob. Kasi hindi naman long nose ang gamit namin dito eh.
kung ano yung pinapagawa ko sa inyo na tools, kung ano yung pinapagamit ko sa inyong tools, yun dapat. Yung ginawa natin sir. Yung ginawa ninyo. Wala yung access valve dito dati. Ako na naglagay. Yan yung sa high side sir. Low side. Low side, sa low side. Ito yung sa high side. Oh, yan. Ito pwede ko itong i-creep. Anihin, isara, tatanggalin ko to. Pwede rin pong tanggalin mo to. Yung pinaka-loob nun doon, yung pinaka-loob nito rito, pwede mo siyang lagyan ng epoxy, tapos yung takpan mo uli. Pwede naman. O kaysa ipitin mo to, kasi ang gagawin kasi, pagka ito inipit mo, tinanggal mo to, ganun din, baka sumingaw pa yan. Saka yung susunod, mahihirapan siyang gawin eh. Mas maganda na yung lagyan mo na ng epoxy sa loob, tapos nito bubutasin na lang to ng ano noon piercing valve, bubutasin na lang yan, tapos yung tatanggalin mo ulit, papalitan mo ng bago. Ano sumisipo lang, ganda hindi ganun pang yung ano niya sir, no? Hindi ganun kainay, hindi tulad ng ano ng mga R22 mga basic o medyo malakas ang ano ng compressor, maingay. Oh, maingay. May ating pwedeng dagdagan pa yan. Kasi yan na talaga ang ano niya. Yan talaga eh. Ay, mainit yung ano. Pagka, maalam mo rin, pagka ang aircon hindi lumalamig. Oo, yung init yan. Ganun, ano, hindi ganun kainit. Hindi ganun kainit yan eh. Ito mainit. Malamig yan pag init. Ano siya mo naman? Napuro daw. Ayan. Ito isa pag-automatic. Tapos dahil gusto kapag malamig na talaga. Ang busa ng mga mataya. Napalamig din yung buong. Makas mong tulig. Parang ilog na eh. Pwede, sir. Ilog, ha? Pwede, sir. No, hindi pa. Lawan. Naku. Ang ganda ng bayad. So, meron ng isang oras na tumatakbo. So, ayan. So, ayan. Meron ng isang oras na tumatakbo yan. So, ayan. Matubig pa rin. So, yung tubig niya, dito na. Ayan na. So, okay lang matubigan itong lamesa ko kasi may... Meron naman langis itong lamesa kong ito eh. Langis ng compressor. So, ayan. At saka bakal naman ito. So, ayan po. Tapos na ho. So yun ho. Yung inyong nakita, ginamit ko po yung dalawang gauge na to. So, para makita ko lang yun, yung standing pressure PSI ng Freon pag hindi ko siya tumatakbo. Ito lang ho yung ginamit. So sinakto ko lang siya sa PSI na 245. 246. So nakita niyo siguro yung mga ginamit kong materials o isa na tulad po nito. Ito, tatlo. Ito, para yung pagtatanggalin, eh hindi yung masyado malakas yung labas ng Freon. Kasi pagka wala akong ganito, ball valve, at ito lang ang ginamit natin, normal lang, ito, malakas po yung buga. So, ito po yung ball valve na ginamit ko. Kung na, napansin po ninyo sa mga ginagawa ko, mula nung pag-vacuum hanggang sa pagtarga ng Freon. So, sa mga nagtatanong po, bakit hindi po ako gumagamit ng single gauge? Hindi ako gumagamit na ito lang pagka ako nag-load ng Freon.
Kasi pagka tumatakbo na po kasi yung aircon, dapat makita ko rin yung PSI ng high side, nakatumbas ang PSI ng low side. So kaya nga po ginawa po yung gauge para gamitin po yung dalawa, hindi po yung isa. Alam ko na marami sa inyo na nagtataka na pwede ko naman gamitin tong low side gauge. Pero kung itong gagamitin ko lang, po itong low side na gauge, ito lang isa, at maglo-load po ako sa low side, dun sa charge line, eh baka magkamali po ako ng load. Kasi ang nangyayari po, pag hindi ko to ginamit, wala ho kasi akong nababasa po kasi nitong PSI. Pagka hindi ko tumatakbo yung aircon. Kasi ang inahabol ko po, yung PSI po ng aircon na standing pressure, eh dito po makikita sa low side, sa high side. Hindi po rito sa low side ng gauge. Pag tumatakbo na po yung aircon, saka lang po tayo meron mababasa po rito. So ginagamit lang po ito pang load. Load dun sa charge line. So yun po ang purpose po nitong dalawang gauge na to, yung blue saka yung pula. So ito na, gumagana na ho, may load na. So pasensya na kung hindi nyo nakita yung load nya na 110 o 115 PSI dun sa charge line. So sumakto po siya. So hindi ko na ako pinakita kasi wala po kasi akong proper na gamit po talaga. So ang ginawa ko lang, siguro alam nyo rin o kung ano yung ginawa ko. Pero wala po kasi akong gauge na para po sa flammable ng mga Freon. So hindi ko sinasabi na gagawin nyo ho yun hindi maganda o yung pinagbabawal po sa refrigeration. Gawin lang ho natin yung tama. So dahil ano, sa wala ho pa talaga akong gamit para ho doon, eh hindi ko na ho pinakita yung pagload ko na ginagamit po yung isa na hindi po proper ho talaga. So yan po ang buong kabuuan po ng video na pag-go po ng aircon na to na ang Freon eh flammable at 32 inverter. So salamat po sa inyo muli. God bless po.